First of all, gusto ko magpasalamat kay Makagago dahil kung hindi dahil sa pagsasawsaw mo at sa hilig mong sumali sa mga issue, hindi ako magkakaroon ng chance na magsalita tungkol sa mga bagay-bagay na kumakalat sa social media. Hindi ko lang alam kung bakit galit na galit ka sa akin, pero sabi mo nga pinagtatanggol mo lang naman yung side ng kabila. Siguro concerned citizen ka lang, baka feeling mo endang madami pa sa inyo, naging masama akong kaibigan. Pero alam nyo, kaya hindi ako pumapatol sa mga ini-issue nyo sa akin tungkol dyan. Kasi alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung part ko eh. Hindi nga lang ako nakikisali dahil ayoko rin naman talagang mag-take sides. Kumbaga kasi naging malaking parte sila ng buhay ko, ng buhay namin ni Archie. And kahit sino sa kanila, hindi namin pwedeng i-cut sa buhay namin. Sino ba naman kami para manghimasok sa buhay ng iba? Kami nga ayaw namin ng may ibang nang hihimasok sa mga private shit namin eh. Pero yung iba kasi parang minasama nila na hindi kami nag-take sides. Hindi naman ako na-inform na kampihan naman pala to. Alam mo sana, everyone's just mature enough to understand na mahirap din sa sitwasyon namin, mahirap din sa posisyon namin. Andiyan lang naman tayo para kapag lumapit sila or nanghingi sila ng advice, tsaka parang hindi naman posible yung iiwasan mo yung isang tao porket meron siyang issue sa ibang tao. Ibang usapan kasi yun eh. I think as long as hindi naman siya gumagawa ng masama sa amin, parang wala kaming karapatan mag-cut ng mga tao sa buhay namin. And for the record, si Daryl, matagal nang kilala yan ni Archie, wala pa ako sa buhay. Do I have the right na pigilan si Archie na magkaibiganin si Daryl and pigilan silang mag-work together? Hindi na tayo mga bata dito, I'm sure naiintindihan nyo kung bakit ayaw namin makisali. And malalaki na tayong lahat, I'm sure alam na nating lahat kung ano yung ginagawa natin. Kaya sa mga nagsasabi na konsentidor kami, saan nang galing yan? Hindi na rin naman para ipagtanggol ko yung sarili ko, pero alam ng mga nakakaalam niyan na wala kaming kinalaman dyan. Alam nila yan, hindi na rin para isa-isahin ko pa yung mga nangyari para lang mapatunayan na totoo yung sinasabi ko. Kumukontra ako kapag hindi ko gusto yung mga bagay-bagay. Alam nila yan, wala akong pinakitang pangit. Hindi basehan ng pagkakaibigan yung makisawsaw, makisali sa social media, parang napakababaw para doon natin ibase yung pagkakaibigan na para sabihin nyo na hindi ako naging mabuting kaibigan. Alam na alam ko yan lahat sa sarili ko, kaya nga hindi ako nagsasalita dahil hindi naman ako naaapektuhan. Pero dahil kinaladkad nyo na kami sa sitwasyon na ganito, baka nga kailangan ko na magsalita para matapos na. Sa lahat ng shit na nangyari, walang nakalabas maski isa. Kaya kung may traitor dito, siguradong hindi ako yun. Nagtataka lang ako kung bakit kailangan nila ipagtanggol yung kabila. Eh never naman namin silang tinuring nakaaway. Samantalang sila nga tong dating magkaaway pa, tapos ngayon biglang ganito. Tsaka yung paraan ng pagtatanggol is maglabas ng shit tungkol sa amin na totally wala namang kinalaman sa issue. So ano yun, diba? Ayan yung mga nanghihimasok talaga sa buhay ng may buhay. Tsaka alam nyo, lahat naman tayo, hindi naman natin ikinatuwa yung mga nangyari. Dahil kung meron mang makakaayos niyan, sigurado rin naman ako na hindi tayo yun. Kanya-kanya naman tayo ng paraan kung paano tayo magiging okay eh. Sigurado rin naman ako na yun lang din naman yung gusto ng lahat. Kaya kung ako sa inyo, ipagdasal na lang natin sabay-sabay na sana maging maayos na din talaga lahat. Ngayon, dahil madami na ngang nadadamay sa issue, kagaya namin, ang dami ng mga issues na kumakalat ngayon tungkol sa mga shit namin. Guys, may mga personal reasons kami kung bakit hindi na namin kailangan i-public yung mga ganyang bagay. Sa mga nakakakilala sa amin ni Archie, alam niyo yan. Kahit naman halos lahat alam niyo kung ano yung nangyayari sa amin ni Archie sa vlogs namin. Puro masasaya lang yung gusto naming ipakita. And yung mga problema, inaayos namin yan privately. Dahil sabi ko nga, naniniwala ako na wala rin namang ibang makakaayos nun, kundi kami lang. Kasi as much as possible, gusto lang namin maging example na masarap magmahal, masayang magmahal. Pero guys, wala namang perpektong relasyon. Hindi ako perfect, hindi rin perfect si Archie. Pero kahit ganun, masaya naman kami. Naaayos namin lahat ng problema na yan, hindi na rin para ipaalam pa sa iba. Kasi pag madaming nakakaalam, sigurado ako maraming nakikialam. Tsaka hindi ko kaya na makipagsiraan sa social media. Kasi yung kasiraan ni Archie, kasiraan ko din. Tapos yung kasiraan ko, kasiraan niya din. Dahil team kami, dapat through ups and downs yun eh. Tsaka naniniwala ako na love is a choice. And we choose to be together despite of everything. Kahit mahirap, kahit masakit. Kasi mahal namin yung isa't isa eh. Hindi enough yung problema para mag-give up na lang kami sa isa't isa.
nagmamahalan kami ng totoo. At hangga't kaya naming piliin yung isa't isa, gagawin namin yun. Dahil at the end of the day, ikaw pa rin naman ang magdedesisyon para sa buhay mo. Kasi sumusugal ka eh. Sumugal kami parehas. Maaring talo minsan, pero sisiguraduhin ko na mapapanalo namin to. Kasi naniniwala kami. Naniniwala talaga kami sa amin. Kaya kahit ano pang mangyari sa amin, naging masaya kami, hindi ako natatakot. Kahit kung ano pa lumabas sa social media, alam kong may mga tao pa rin kasi na gustong sirain yung relasyon namin. Pero di siguro ganun kadali mawasak yung sa amin. Mahirap, tsaka nasa nagdadala lang naman din yan, di ba? Pinipili lang din talaga namin laging ayusin, patawad, wala akong inikonsinte, hindi ako nagpapakatanga. Para saan? For fame? For money? Para saan yung fame at pera kung hindi ka naman masaya? Kaso kasi kami ni Archie, kasaya kami. Bonus na lang sa amin na lahat ng blessings na to. Isa yan sa maraming pinagpapasalamat. Para sa mga tao na mahilig makipasok sa buhay ng iba, I think Archie and I have the right to keep everything out of social media. Kasi wala namang magandang itudulog sa relasyon namin kung sisirap na kami. Ayaw na rin namin na may ibang tao pang naa-apektuhan. Lalo na yung mga nagmamahal sa amin, pamilya, kaibigan, ayaw namin nang may ibang nadadamay. Kasi gusot namin to eh. So kami rin yung paplansya. Tsaka Diyos ko, ang tanda ko na para makapagpahiyaan pa sa social media. Hindi rin kasi ako maskandalo na tao. Ayokong kinokontent yung mga ganito kasi para sa akin hindi siya magandang tignan eh. Kahit na pamalaking views to, trending to, hindi ko yan ginagawa lahat dahil ayoko, hindi ako ganyang klaseng tao. Pero syempre, dahil pinagkakakitaan tayo ng ibang tao, might as well pagkakitaan ko na din, diba? Sayang naman, nadungisan nyo na rin naman yung mga pangalan namin, diba? Nakakalungkot lang kasi puro happy memories lang din kasi yung gusto kong i-share and i-treasure. Pero wala, ganun talaga. Kaya para sa future kids namin ni Archie, kung mapapanood nyo man to, pasensya na mga anak, part to ng journey namin ang dada nyo. Kunin na lang natin ninong si mga gago para hindi niya na tayo binabash. Pero kidding aside, pasensya na din kung sa ganitong paraan nyo pa nalaman yung mga ganito namin ni Archie. Okay na rin sa akin na lumabas na rin yung mga yan. At least tapos na, naiintindihan ko naman na trabaho namin yung social media. So hindi natin may iwasan na may say at may say talaga yung mga. Pero okay lang yun. So kung may mga lalabas pa dyan, go lang. Trendingin nyo pa kami, pasikatin nyo pa kami. So yun, nag-enjoy ba yung mga chismosa dyan? Nabusog ko ba kayo guys? And maraming maraming salamat pa rin palagi sa mga taong naniniwala, nagmamahal, and sumusuporta sa amin. Dahil isa kayo sa nagpapatatag sa amin. So yun, time. Balik bardagulan na tayo ulit. Let's go!